gabi, bayan. Samahang muli si kabayang Noli De Castro sa kanyang paglakbay sa daigdig ng mga kaluluwang ligaw, mga demonito, duwende, tiyanak at iba pang kababalaghan mula sa mga bayan ng Kabugao at Sinait sa Ilocos Sur. Mga kaluluwang gumagala sa lamesa na tulad ng kapre, duwende, white lady, black lady at ang pagpapakita ng red lady sa Laguna at Bicol at ang nayam ay dinugurong aswang sa isang liblib na barangay sa Palawan. Magandang gabi, bayan. Isang sityo dito sa Barangay Pugos, bayan ng Kabugao, Ilocos Sur. Ang tinatawag na balaywak dahilan sa noong araw ay maraming uwak na nagkakanlong sa mga kabahayan dito pagdating ng takipsilim. Subalit kalaunan, ang balaywak ay lugar na iniiwasan at kinatatakutan pagdating ng takipsilim dahilan sa isang tulay. Sa istorya sa mga matatanda, noong panahon sa Katsila, yan ang lugar sa abusan sa mga sundalo at mga katipunan. Preso, yan ang siguro ang nagpapakita ng mga simbolo sa mga namamatay na mga tao doon. Si Tonton Ascueta ay angkas sa motorsiklo o kilala sa tawag na chop-chop sa naturang lugar, ang isang kaibigan upang pumunta sa isang lamay. At kahit malayo ang pupuntahan at walang ilaw ang kanilang motorsiklo, ay tumuloy pa rin ang dalawa. Mga alas 6 po, ganito po. Tapos umuulan ng kunti. Pagdating sa tulay ng balaywak, ay may sumabay sa kanilang motorsiklong nakailaw. Tapos, sa tapat namin, biglang lumitaw yung chap-chap may ilaw. Tapos, sabi ng kasamahan ko, Tol, tutukan mo na yun. Tutukan mo yun dahil may ilaw yun, sabi. Eh, tinutukan ko naman. Ilang sandali ring sinusundan ni na Dondon ang nakailaw na motorsiklo na may sakay na dalawang nakaputi na hindi niya nabanaagan ang mga mukha kung babae o lalaki. Subalit, tulad ng biglang pagsulpot ng motorsiklong nakailaw, ay bigla rin nawala. At noon, naalala ni Dondon at kasama nito ang mga kwento tungkol sa tulay ng balaywak. Natakot po ako. Kukunin ko sana yung isa pa naming kasamaan. Pero dahil sa takot ko, hindi ko na, iba na yung, iba na yung punta rito. Isang gabi naman, si Dominador Cinco Jr. ay angkas ng kanyang kumpare sa motorsiklo o chap-chap nito. Pagdaan nila sa tulay ng balaywak, ay biglang huminto ang motorsiklo. Tingin ni Ador sa may sagingan ay may nakita siyang na formang babae. Babae na talaga, pero tagilid. Lumalaki, kunting-unting lumalaki kasi. Pare, nakita mo ba yung nakita ko? Sabi ko sa kanya. Oo, sabi niya. Sa takot ng dalawa ay binikbit na lamang ang kanilang motorsiklo at mabilis at walang lingon-lingon na umalis. Si Kapitan Ernesto Saliganan ng Barangay Pugos ay nagkwento rin na noong nasa grade 6 pa siya, kasama ng 5 pang kaklase, ay kinabi ng uwi mula sa kanilang paaralan. Noon, hindi pa kami masyalo matakot sa mga balita. Kaya si wala pa man kami eksperyensya ka ng mga kwara. Subalit, isang gabi nang papalapit na sila sa tulay ng balaywak,
ay biglang may nakita silang pare na walang buhok. Malaking tao. Malaki, may murang sutaan naman na itim. Pero pagkakita namin yan, lumaki laki man, maliit pa man, mura, kapares ng tao pa kalaki. Hanggang sa kapares naman ang kapares man kalaki ng kahoy ang kwan. Bandang alas 9 naman ng gabi, si Victorino Saliganan, isang magsasaka, ay galing sa bayan ng Kabugaw, pauwi sa kanilang bahay sa sityo Balaywak, mga 100 metro mula sa Tulay, ay may napansin siyang itim na aso na sumusunod sa kanya. Hindi pinansin ni Mang Victor ang hayop dahil may hawak siyang patpat. Nung nakarating na ako sa gitna ng Tulay, yung natirat, ano, yung ano ng balahibo ko, gawa ng first time na nangyari sa buhay ko yun. At nang siya ay lumingon, ang inakala niyang aso ay isa nang kamay. Doon ako natakot. Naalala ko yung sabi ng lolo ko na, pag may nakita kang ganyan, markahan mo ng cross yung daan. Nung mirakan ko yung cross, yung daan, di lumakad ako. Paglingon ko, wala na yung kabayo. 2 taon naman ang nakalilipas, isa ring kababalaghan ang nasaksihan ni Mang Victor. Isang gabing pauwi na siya. Pagdating ko sa may kawayan, di ba yung Tulay, may kawayan? Nakita ko talaga na parang reyna. Talaga. Ang lakad ko, nasa bandang kanan ako sa kalsada. Siya naman, nasa bandang kaliwa. Sinabayan ng magandang babae na mukhang reyna ang paglalakad ni Mang Victor. May sagingan. Nung lumingin ako, tumabi. Dito may sagingan. Doon. Hindi ko na nakita nung tumabi na doon sa may sagingan. Si Ben Ascueta, 67 taong gulang, isang karpentero, ay sa may ibaba lamang ng Tulay Balaywak ang bahay. Bandang alas 6:30 ng gabi, umaambon-ambon at pauwi na siya. Pag dumating ko sa tabi ng tula, nakakita ko ng dalawang babae. Ang isang niya, puti. Mahaba ang buhok na damit ng dalawang babae. Pero dahil nakatalikod ay hindi nakita ni Mang Ben ang mukha ng mga ito. At laking gulat ni Mang Ben nang bumaba ang dalawang babae sa may ilog ng tulay at naglahong parang gula. Pinil ko sa crib. Wala nang nakikita ko ng dalawang babae. Ang Pugos Elementary School sa Kabugaw, may 100 metro mula sa Balaywak, ay pinamamahayan din ng mga kaluluwang ligaw ayong kay Ginang Amelia Lanyo, high school teacher, na nakaranas bandang alauna ng hapon. Kasalukuyan siyang nagtuturo. May napansin akong bata sa may lamesa ko, tinanong ko kung anong ginagawa niya dyan. Pagkatapos, sabay lingon ko sa room ng grade 1. Eh, walang tao. Eh, sino yung, kita ko, may napansin ako na lumalakad sa loob. Batang babae na bata ang nakita ni Mrs. Lanyo na mga oras na yon. Nakalak ang kwarto at wala na rin klase ang grade 1 sa naturang kwarto. Dahil pang-umaga lamang sila. Sa pag-aalalang baka may mawala sa loob, inutusan ng guro ang ilan niyang estudyante upang paalisin ang nakitang bata sa kwarto ng grade 1. Pero walang nakitang bata ang mga inutusan, kaya si Mrs. Lanyo na lamang ang nagtungo. Talagang wala eh. Tapos, inulit ko, baka naman nasa ilalim ng mesa, talagang wala. Si Haris Taleng, 7 taong gulang at grade 2, ay testigo rin sa misteryo sa kwarto noong siya ay grade 1 pa. Ayon kay Haris, alas 6 ng umaga siyang dumating sa eskwelahan at tuloy-tuloy siya sa kanilang kwarto. Dahil nakalakpa ang pinto, ay sumilip siya sa bintana. Nakita ko ang silya na lumalakpa.
pag-umulan. Alas 7 na ako na pumapasok kasi natatakot ako baka makakita na pa ako. At kapag umaambon o kabilugan ng buwan, may makikita ring white plate na upo sa harap ng eskwelahan o di kaya ay naglalakad. Gayun din ng isang kandilang may sindi na lumulutang sa mga pasilyo. Bandang alas 11 ng gabi, umaambon-ambon, si Rodolfo Ascueta, isang magsasaka at taga-sityo Besang, Kabugaw, ay naglalakad pauwi sa kanilang bahay nang makakita siya ng batang sa tansya niya ay 3 taong gulang at nakatayo ng walang kakibo-kibo sa may gitna ng daan. Akala ko, baka bata sa yung mga kapitbahay ko. Hindi ko... Talagang hindi ko malaman kung taga saan yung bata. Nung kausap ko, hindi siya sumagot eh. Sa pag-aakalang anak ng kapitbahay ang bata, ay kinarga ito ni Mang Rudy. Habang naglalakad, ay napagmasta ni Mang Rudy na walang nakikitin ang batang karga. Kaya't natakot siya at ibinaba ito. Nakakailang hakbang pa lamang siya, paglingon ni Mang Rudy, ay wala na ang bata. Si Lola Petra Gaspar, 87 taong gulang, dating Gilot, ay taong hindi matatakutin at hindi nagpapapaniwala sa mga kababalaghan. Subalit minsan, noong siya'y mga 45 taong gulang pa lamang, bandang alas 4 ng madaling araw, papunta siya sa kanilang bukid nang makasalubong ng isang pagkain ng baboy. Nakita ko yung itim na baboy na bumubuga ng apoy. Lumiliyab din yung mata. Likas na matapang, iniwas-iwas ni Lola Petra ang dalang gulok at nagwikang. Naputa, no, sarangsun, nagtagbata ka. Sabi ko, kung lulutubin mo ko, tatagayin kita. Ayun, umiwas. Pumunta sa may bundok sa gawing kanluran. Minsan naman, bandang alas 7 ng gabi, papunta si Lola Petra at kanyang asawa sa dagat upang mangisda nang makita nila ang isang kapre. Ito, bakit ang panado? Nakakatakot talaga. Ang laki-laki. Ang itim kaya nakakatakot. Nung dumaan kami, bigla na lang naglaho. Doon yung bahay niya. May batong maganda doon noon sa malapit sa dagat. At sa aming pagbabalik, ang mala-anghel na demonyito, mga duwendeng nakasuot ng payaso, magkasintahang pugot ang ulo, at ang libing sa hating gabi. Yan at iba pang mga kababalaghan na naganap sa Sinait, Ilocos Sur. Ang bayan ng Sinait sa Ilocos Sur ay kilala bilang Garlic Capital of the North o Taniman ng Bawang. Pero sa kabila nito, pagsapit ng hating gabi, ang sementeryo naman dito ang bantog, dahilan sa mga kababalaghan. Pag-alas 12 ng hating gabi, 13 ng Oktubre noong nakaraang taon, Friday the 13th, Siginang Mirna Abaro, 42 taong gulang, Tagalawag City, kasama ang ilang kapitbahay, ay sakay ng isang van papunta ng Manawag sa Pangasinan. Malapit na kami sa banda ng Ilocos Sur, malapit sa sementeryo. Meron akong nakitang naglilibing na ano, makasalubong namin yung sasakyan, yung karo na may sumusunod ng mga taong nakahikim. Eh, tinitignan ko pagkatapos nung malapit na kaming magkasalubong, biglang yung sasakyan namin. Akala ko bubungguhin. Eh, nung malapit na, biglang
sumipot yung sasakyan papunta sa kabilang lane. Dahil madilim, mabaga lamang ang takbo ng sasakyan ni na Aling Mirna at nang lingunin niya ang inaakalang libing, nanindig ang kanyang balahibo dahil ang karo, 10 na mga taong pawang nakabelong itim ay pumasok sa malaking puno ng akasya sa tapat ng sementero at biglang wala. Parang natatakot ako. Ginising ko yung kasama ko na wala ba kayong nakita, may naglilibing ng gabi? Sabi ko. Eh sabi nila wala. Oktubre 1996, bandang alas 10 ng gabi at umaambun-ambun, si Jerry Ines, isang tricycle driver, ay pinara ng isang magandang babae na mahaba ang buhok at nakasuot ng mahaba at puting damit. Dahil nakita niyang basa ang babae, ay pinasuot pa niya rito ang kanyang jacket. Wala naman sinabi, basta sumasaya. Akala ko punta sa ano, sa bayan. Kaya dire-diretso lang ng pagpapatakbo si Jerry. Nandoon na kami sa ano, Campo Santo. Tinignan ko sa ano, loob ng tricycle, wala na. Tanging ang nakita na lamang ni Jeff ay ang kanyang basang jacket na nasa upuan. At mula noon, dala ng malaking takot ay tumigil na sa pagta-tricycle si Jerry at nagsasaka na lamang ngayon. Sa sinait ay meron ding isang tulay na dahil pakurba ay marami ng aksidenteng nangyari kung kaya't pinangalanan itong Killing Bridge ng mga taga roon. Subalit, iba naman ang naging karanasan dito ni Norma Ikalak. Isang gabi kabilugan ng buwan, bandang alas 9, pauwi siya sa kanilang bahay na nasa paanan lamang ng naturang tulay. Nakikita ko sila, nakaganon sila sa may tulay, magkahawak ka, ganyan, parang kumbaga nagliligawan. Sabi ko pa nga sa loob-loob ko, dito pa nagde-date yung mga ito, gano'n. Pero ang pinagtataka ko naman sa sarili ko, parang nagtatayuan ng mga balahibo ko, pero wala naman akong takot kasi wala naman sa isip ko na may gano'ng multo. Ano. Paglingon kong gano'n sa kanila, wala na ako silang ulo. Noong ding mga 10 taong gulang pa lamang si Norma, ay isa ring kababalaghan ang kanyang nasaksihan isang gabing bilog ang buwan. Pagitan po ng alas 12, alauna ng hating gabi. Nung may naririnigo akong mga kaluskos na nag-iingay, pero yung kaluskos na marami, saka yung maiingay at saka yung boses matining. Ganon. Naririnig ko parang sa silong nang gagaling. Ang ginawa ko ho, ginanong ko yung banig namin, tapos tinignan ko yung silong namin, ang dami yung ganun, yung malilito, ganyan lang kalalaki. Nag-uusap-usap sila, marami sila, pero maliliit nga. Tapos, hindi ko naman maintindihan yung pinag-uusapan. Tapos maya-maya, pawala na sila doon sa silong namin, naramdaman ko umaakyat na sila doon sa may hagdanan namin, na hagdanan ng bahay namin. Tapos, naramdaman ko rin yung mesa namin, ginanon nila. Akala ni Norma ay nananaginip lamang siya, subalit kinaumagahan, nagtatalak ang kanyang ina dahil ubos ang tubig ng kanilang tatlong tapayan, nakataob ang kanilang dulang o mesang kainan, at nagkalat ang mga pinag-inumang tinatawag nilang sartin. Makaraan ang 2 taon, muli na namang nakaranas ng kababalagan si Norma, bandang alas 10 ng gabi. Natutulog na siya 10 ng kanyang mga magulang at mga kapatid nang maramdaman niyang kinukumutan siya ng napakaraming duwende. Hindi naman ako umiimik. Basta kikiramdaman ko na lang yung mga ginagawa sa akin, hindi ako umiimik. Binabaho ako, kaso nagising ang tatay ko. Nakita siguro wala ako doon sa higaan ko. Nag-ingay ng tatay ko. Siguro narinig naman ng mga ngayon, mismong doon na rin sa lupa, inilapag nila ako. Sa ngayon, ang lupang dating kinatitirikan ng kanilang bahay kubo ang nagpapagunita na lamang kay Norma ng mga kababalaghang nasaksihan noong kanyang kabataan.
Bayan, lagi na lamang nating tinatanong, totoo ba na may aswang? At ilan na sa atin ang nakaranas na makakita ng aswang? Yan ang ating sasagutin sa aming pagbabalik. Hindi na bago sa atin ang kwento tungkol sa mga aswang. Katunayan, kung inyong natatandaan noong Pebrero, ay kumalat ang balita dito sa Metro Manila sa mga nakikitang aswang. At meron pang nakapanayam ang MGB na nagpatunay na ang nakita nila'y aswang. Hanggang sa isang negosyante na si Ginang Juliet Uy ang tumawag sa MGB at nagpatunay na siya'y may karanasan sa aswang sa isang bayan sa Palawan. Sa kwento pa lamang ay makatindig balahibo na. Kaya sinundan ng grupo ng MGB ang sinasabi niyang mangalok o aswang sa Palawan. Ayon kay Ginang Juliet Uy, sa isang bayan sa Palawan siya lumaki at nagkaisip. Paminsan-minsan ay lumuluwas siya dito upang dalawin ang negosyo ng kanilang pamilya na pagkukopra. Minsan ay biglaang siyang napauwi dahilan sa nagkaroon ng problema sa kanilang niyugan. Nangyari kasi, nagkaroon ng strike yung mga tenants namin sa niyugan. So, bumaba kami kasama yung yung brother ko at saka brother-in-law para mag-kopra. At dahilan sa pansamantalang humalili sila sa mga nagtatrabaho sa koprahan, naisip nilang makituloy sa bahay ng kanilang tiyahe na si Magdalena, na malapit lamang ang bahay sa Niyogan. Since wala kami matutuluyan, nakiusap ako sa kanila dahil bodega lang ang nandoon sa Niyogan. Nakiusap ako sa kanya na doon kami makituluyan muna, pansamantala, sa bahay. Malapit lang doon ang bahay niya. Hanggang nang minsang maiwan siya sa bahay ng kanyang tiyahe, naamoy niya ang mabangong niluluto nito. Kasi buhay pa nun asawa nga niya, di nangingisda. Ngayon, yung mga luto nila, siyempre gusto ko rin yung mga sariwang isda, lalo nung kung nagpapangat siya. So, sabi ko nga, kung pwede ako makatikin ng luto nila. Kasi kami, ang pagkain namin, iba sa kanila sa pagkain nila. Ngayon, sabi niya, ayaw niya akong pati. Sabi niya, wag, sabi niya ganun. Ipagluluto kita ng para sa iyo. Sabi niya, nag-i-insist na ako na dahil alam ko, pag ganyan mga typical na luto, masarap yon, mas malaso yun, maganda, maano. Tala ayaw niya. Pero kahit anong pilit ay ayaw talaga ng tiyahin ni Aling Juliet na siya ay patikimin ng nilulutong ulam at ipinagluto na lamang siya nito ng ibang putahe. Kinabukasan, muling nagbalik sa koprahan si Aling Juliet. Ngunit inaya nito ang mga kasama na maagang umuwi dahilan sa bumigat ang pakiramdam ng katawan. Hanggang noong gabing natutulog siya at inaapoy ng lagnat. May nakita ako na sa bahay niya, kasalukuyang kaming natutulog, nagising na lang ako at napansin ko, merong nahuhulog na merong mahaba, parang lubid na puti. Ang animoy tali na puti ay unti-unting lumalapit sa kanyang mukha. Hanggang sa dahil sa takot, ay nagsisigaw ito. Nagising lahat ng kapatid at saka yung brother-in-law ko. Ayun, bumagsak, ang kumalampag sa kwarto nila. Hindi ko pinansin yan. Kinabukasan ay nagdesisyon si Aling Julian na magbalik sa Manila. Ngunit, bago umalis ay nangako siya sa kanyang kahit na sa kanyang pagbabalik, ay pasasalubungan niya ito ng pabango. Pagkaraan ng 2 buwan ay muling lumuwas si Aling Juliet sa Palawan at muli silang nagkita ng kanyang tiyahin. Subalit nakalimutan niyang ibigay ang naipangakong pabango. Hindi ko na ibigay kaagad-agad sa kanya na magkita kami. Pabango yan, di ba? Yung pabango, oo. Ngayon, sa bahay, minsan nakahiga ako gabi. Maliwanag ang buwan, ang laki ng yung full moon.
nagulat ako, bakit napakalaki naman pusang ito? So, the following day, nagtanong-tanong ako sa neighborhood kung bakit may kumay pusang ganong kalaki. Parang aso, laki. So, sabi naman nung yung sister-in-law ko dito sa bayan, sabi niya wala namang asong, ay walang pusang ganong kalaki. Binaliwala ito ni Aling Juliet hanggang nang sumunod na gabi habang isinasara naman niya ang bintana, muli niyang nakita ang malaking pusang sa kanyang kwarto. Ang dingding, inaangat nung kuhan ng pusa. Yung kamay niya nakaganon sa dingding, inaangat niya yung plywood ng dingding. Nagulat na naman ako, bakit ang pusa nandoon na naman? At nang ginugaw niya ay muli itong tumalon sa bintana. Sinapansin ko rito, tuwing tatalon ang ano na yun, ang pusang yun, pagbaba, pagtalon niya, paglapag ng paa niya sa sahig, sa lupa, ay yapak ng tao ang naririnig. Eh kung pusa lang, ordinaryong pusa, tahimik lang yun, hindi naman not unless na may madaanan siyang makalampag. Ikinento ni Aling Juliet ang kanyang karanasan sa mga kapitbahay sa Rojas at iisa ang naging tugon ng mga ito. Marami nagsasabi na yung tinirahan namin ay medyo kilala sa pagiging aswang. Binaliwala pa rin ito ni Aling Juliet dahilan sa hindi nga siya naniniwala sa aswang. Subalit sa pangatlong gabi sa kanilang bahay sa Palawan, hindi siya makapaniwalang dito niya makakaharap ang hindi inaasahang bisita. Medyo nainitan ako bago maghating gabi. Binuksan ko muna dahil hindi ako makatulog. Sabi ko, anyway, bago pagtulog ko, sasara ko na lang ang bintana. Sindak at takot ang namayani kay Aling Juliet nang tumambad sa kanyang harapan ang mabangis na mukha ng isang matandang babae. Nakatayo siya. Na ganun ang posisyon niya. Nakaganon siya. Gumaganon siya. Gumagalaw. Na parang mga hinahanap na hindi ko maintindihan. Basta ganun. Kitang-kita ko dahil ang liwanag ng buwan at saka identified ko siya. Nilakasan pa rin niya ang loob at isinigaw ang pangalan ng tiyahing si Magdalena. Pagtawag ng ganun, bigla ang kanyang transformation. Doon ko nakakita ang bilis ng transformation na naging pusa siya, na tumalon sa bintana. Doon ako na nakumbinse na siya pala'y ganun. At dahilan sa nasaksihan, naisip ni Aling Juliet na kailangan puntahan na niya ang kanyang tiyahing si Magdalena sa Nyugan dahil baka nga pinapaalala nito ang ipinangako niyang pabango. Kinabukasan, dala ang sasakyan, pinagtas na niya ang highway patungo Nyugan na 18 kilometro pa ang layo mula sa bayan. Subalit, laking gulat niya nang... Nasa lubong ko siya sa highway. Mag-isa siyang maglalakad. May dala-dala siyang sinuhog na isda na sariwa. Ang inaano ko lang sa kanya na napakalayo para lakarin ng isang matanda ang highway. 18 kilometers lalakarin mo yan. May edad ka na. At bagamat nakaramdam ng takot, sinakay niya ang tiyahin na noon ay pumapara na sa kanya. Habang binabagtas nila ang daan pabalik ng Nyugan, napansin niyang sumusulyap sa kanya ang tiyahin at parang balisa. At ilang sandali pa, bigla itong umiyak at isinumbong sa kanya ang pananakot na ginagawa ng katiwala ni Aling Juliet sa palaisdaan nito na malapit sa kanilang tirahan. Sabi niya, yung ikang kwan, yung taong yon ay naglagay ng alimango o alimasag sa ilalim ng bahay niya. Sabi ko naman, nag-isip ako, anong kinalaman nun, no? Tinanong ko ngayon siya, sabi ko, bakit ba? Sabi ko, ano bang ano nun? Anong relasyon nun? Paano nangyari yun na namatay ang asawa niya dahil lang doon? At doon na nagtapat ang tiyahing si Magdalena at sinabing sila'y aswang na nagpatinding sa balahibo ni Aling Juliet. Yung mga naririnig mo, sabi niya sa labas,
niya. Pero hindi diretsa ka agad ang ano niya. Ano man ang naririnig mo sa labas, sabi niya, totoo yun, sabi niya. Ngayon sabi niya, kaya lang sabi niya, hindi namin kagusto, hindi ko kagustuhan yan. Ano, wala akong magagawa. Sabi niya, kulalo na kung sinusumpong kami, hindi kami nakakakilala ng kamag-anak, sabi niya. At dahil sa takot, hindi na siya nakapagsalita. Dahil para na akong barado ng lalamunan ko, na-nervous na ako eh. Yun, hanggang mayroong pumara na nakikisakay, tumahimik na ako, tumahimik na rin siya. At napagalaman din ng MGB ng alimango pala kapag iniligay mo sa silong ng bahay ng isang aswang ay pwedeng ikamatay ng aswang. At sa aming pagbabalik, ang panayam ng grupo ng MGB sa itinuturong aswang ng Palawan makalipas ang patalasa. Ang itinuturong barangay sa isang bayan sa Palawan ay sinadya ng grupo ng MGB kasama ang manggagamot na si Ka Emong upang makapanayam ang tiyahin ni Aling Juliet na si Magdalena na sinasabi niyang aswang. Mula Puerto Princesa ay 6 oras pa ang biyahe patungo sa naturang bayan. Ano ang natuklasan ng MGB? Totoo ba o guni-guni lamang ang tinatawag nilang mangalok sa Palawan o aswang? Unang ipinagtanong ng grupo ng MGB ay kung saan ang tahanan ni Magdalena. Pero kapansin-pansin na bagamat kilala sa lugar si Magdalena, ay may mga nagkumpirmang ito nga ay aswang sa kanilang lugar. Ayaw naman nilang magbigay ng pahayag sa MGB o kaya humarap sa kamera dahil lang sa takot. Maliban kay Mang Sario at Mang Tony na nakakakilala sa pamilya ni Magdalena na siyang nagkumpirma sa kababalaghan ng pamilya. Ayon kay Mang Sario, may 10 taon na nakakaraan nang mapansin nila ang malaking pagbabago sa panganay na kapatid ni Magdalena na si Guping. Ang dating maamong mukha nito ay naging mabalasik at kumikilos ng kakaiba, katulad ng pagkain ng buhay na manok. Yung mga manok daw, nakatali. Manok daw nakatali. Bigyan. Kapainin niya. Mm-hmm. Tinagal yung mga kapatid niya. Tinagal yung kapatid niya yung... Hindi na agaw. Kapasubot yun. Ito si Aling Uteng. Pero yung habang manok, buhay yun? No? Buhay. Nakatali. Hanggang mapansin niyang hindi na ito lumalabas ng bahay na ayon sa kanyang mga kapatid ay tinapuan ng mabigat na karamdaman at naratay sa banig. Subalit, isang gabi, habang pauwi si Mang Sario ay nagulat siya sa nakitang malahiganting sa bahay ng may sakit na si Uming. Kasi grabe na. May sakit na? May sakit na. Pero yung grabe na. Parang aso na. Kirik-kirik daw. At nagulat na lamang si Mang Sario nang makita si Uping na nakatayo na sa balkonahe ng bak at ang ipinagtataka pa niya. Pagpumaga, basta araw, araw ah, mahina. Tawag na nasa pagkagabi, nasa labas, sa balko. Nakakapagtaka dahil? Dahil may sakit, hindi nga kat tayo kung araw, kung gabi. Hanggang sa mabalitaan niyang grabe na si Uping at naghihingalo na. Si Mang Tony na naging malapit din kay Uping noon ang nakasaksi sa mga hindi kapanipaniwalang pangyayari sa bahay ni Uping. Dati wala. Yung malakas pa, yung magkasakit na, doon na nagkaroon ng yung sinasabi nilang balaybo pati bigote.
May mang sari, nakita niya yung balay. Yung nakapit na lahat, alam na magagano'n. Dahil walang, dati wala eh. So, pisa kang wala pa nung walang tumutubo, ngayong nagkasakit na. Nung mamamatay na siya, doon na tumubo. Saan daw pong parte ng katawan? Lahat itong mga braso nila. Maging mga kapatid ni Uping ay natakot dahilan sa kababalaghang nasaksihan, malibang kay Magdalena na matyagang nagbantay kay Uping. Medyo nararating na sa banig ng matay na, yung mga kapatid nila naghiwalay. Inalisan siya, mag-isa lang siya sa banig. Ayon naman kay Ginang Juliet Uy, nakita rin ang kanyang tauhan noon sa Niyogan nang mamatay na si Uping. Alam niyo, sabi niya, nung mamatay yung kapatid niya, ilang gabi na kami nagbabantay o parang lamay na nagbabantay sa kamatayan ng kapatid niyang babae. Sabi niya, nakadalawa pa kami ng Petromax. Pagkatapos, di maliwanag na maliwanag yung bahay. Ngayon, sabi niya, eh bigla ba naman kami dumapong malaking ibon doon sa bubong, sa bubongan nila. Itong malaking ibon, nagsuni. Sabi niya, kirit-kirit. At sa sumunod na huni ng ibon, ay biglang tumilat ang patay ng si Uping. Pagbilat ng mata, sabay humuni rin siya ng kirit-kirit at bumango na akmang lilipad. Kaya sila daw lahat na nagbabantay doon. Hindi lang sila nagtakbuhan, kundi kamo tumalon sa bintana. Ito pala si Manang mga lukna. Ano ba yung mga lukna? O, yung aswang na? Yung pala, yung ati ko, aswang na ngayon. Bakit nagsigaw dito sa loob ng pamayan niya na parang ibon? Nang muling balikan ng mga nagbabantay kay Uping ang bahay, nabigla sila nang makitang nasa kantungan ni Magdalena si Uping at parehong puno ng laway ang kanilang bibig. Makita nila nasa kandungan na nung itong matandang nagsabi sa akin, namatay yung kapatid, nasa kandungan niya. Punas-punas yung kanyang bunganga at saka yung patay. Simula noon, naging kakaiba na rin ang kinikilos ni Magdalena at ang kanyang bahay ay kinakikitaan na ng mga kakaibang tuko. Nung nandudong kami natutulog, maraming tuko. O may tukong ang buntot ay sumasanga-sanga pa. Walang makapagsabi kung paano nakuha ni Uping ang ganitong karamdaman na posibleng naisalin nga kay Magdalena. Nang matunto ng grupo ng MGB kasama si Ka-Emong, ang bahay ni Magdalena, ay kinumbisi namin itong makapanayam upang linawin kung totoo bang sila'y may lahing aswang. Maliwanag pa nang umpisahan namin siyang hikayating makapanayam hanggang inabot na ng gabi ang grupo sa kanilang bahay. Subalit, ang nakapagtatakay ng bandang alas 11 na ng gabi, pumayag na itong makapanayam sa kondisyong itatago ang kanyang katauhan. Una naming nilinaw sa kanya ay ang kapatid na si Uping na misteryosong namatay. Pagamat hindi niya diretsyong sinabi na ito'y aswang, hindi naman niya maipaliwanag ang naging karamdaman nito. Ang sakit ng kapatid ko, iba na. Basta iba na. Iba na. Iba ng sakit. Yung naglalakad daw. Naglalakad na. Naglalakad lang sa basta iba lang, iba na. At totoo bang siya'y aswang o naisalin sa kanya ni Ubi ang pagiging aswang? Baka may galit? Baka chismis lang yun? At upang mapatunayang hindi nga aswang si Magdalena, sinubukan naming kumbinsihin siya na gamutin o i-check up ni Ka-Emong. Kung alam ng mga manggagamot na ako may sakit na ganyan, sigurado magpagamot ako. Pero kung ako papasabihin sa akin na ako'y nag-aswang o nag-ano na sa mga hayop, naging aso, naging pusa, hindi ko rin naramdaman na ganun ako. Hindi ko nararamdaman na ganun ako. Ano kaya ang ibig sabihin noon ni Magdalena? Pinabalik niya ang grupo ng MGB kinabukasan upang matingnan siya ni Ka-Emong. Subalit kinabukasan,
ay ayaw na niya. Kaya po namin sinama si Sa Emong, titignan niya na kayo ngayon. Para malaman natin na mali. Ay, bali. Tama na yun. Yung gabi. Ngunit, malinaw niyang sinabi at paulit-ulit si MGB na kung nag-iiba man ang kanyang anyo. Kung ako magiging pusa nga, hindi ko alam. Hindi ko alam na magiging pusa ako, magiging aso ako. Malakas naman ang kutob ni Kaemo na may kakaibang itinatago nga si Magdalena. Alam mo, asulyap na patago at lalong palim na pag hindi ka nakatingin, ang titik siya yung matalas. Pero pag humarap ka, nakangiti. Ang ipinagtataka rin ni Kaemo ay kung bakit natatakot sa kanya si Aling Magdalena na magamot o ma-check up sana. Dapat nagpa-testing ka ng oras niyon. Dapat na nagpasubo ka para ma-check ko sa aking sarili at yakin din sa sarili mo na hindi ka aswang. Sinayang mong pagkakataon nito. Bakit nagalit ka pa sa amin? Ngayon, ito lang ang sa akin. Sa pag-iwas, sa paglalahad ng katotohanan, ha? Sa pag-iwas, sa paglalahad ng katotohanan, iisa lang ang dahilan, may tinatagong kakalihiman. At kapag dumating na ang panahon upang isalin ang pagiging aswang sa ibang tao at wala ikong mapagsalina, lalabas sa bibigyan, lulundag sa saigyan, tingnan mo sa iguusok, wala sumalo, wala na bisayan, wala na pagsalina. Mamatay siya pero wala siya pagsalina. At yun na nga ang magiging katapusan ng pagsasaling lahi ng mga aswang. Ano nga kayang lihim meron sa pagkatao ni Magdalena? Naiwan din sa aming isipan ang katanungang, nasaan nga pala ang anak niyang lalaki? Ayon kay Magdalena, hindi na rin niya alam kung saan naninirahan ang kanyang anak. Ngunit may nakapagsabi sa MGB na sinadyang lumayo ng anak na lalaki ni Magdalena dahil sa takot na malapit nang isalin sa kanya ang lahing aswang. Bayan, nito lamang ika-24 ng Agosto sa isang burol sa loob ng GSIS Village sa San Pedro, Laguna. Apat na magkakaibigan ang hindi makapaniwala na sa kasalukuyang modernong panahon ay makakakita pa sila ng isang multo, multo ng isang babaeng nakapula. Pero bakit siya nagpapakita? At bakit kulay pula ang kanyang kasuotan at hindi puti o itim katulad ng sa White Lady o kaya Black Lady? Sino ang misteryosang Red Lady? Ang magkakaibigan sina Farah, Cherry, Brenda Lee at Aisel ay kalalabas lamang ng kanilang pinapasukang pabrika nang maisipang mag-standby muna sa bahay ng kasamahan nilang si Farah sa may GSIS Village. Masayang nagbibiroan, nagkakantahan at nagkakainan ang mga magkakaibigan. Nang bandang 6 ng gabi, nagkayayaan ang mga ito na umakyat na lamang sa burol na may magandang tanawin. At doon na lamang ituloy ang kanilang kwentuhan. Tumagal ng 2 oras ang magkakaibigan sa burol at pasado 8 ng gabi, nagkayayaan na ang mga ito na bumaba. Nang magsipag tayo, napansin nilang may babae na kapula sa bandang ibaba ng burol. Naisipan na namin umalis. Nakita namin yung Red Lady na sa kalagitnaan siya. Kapag hindi namin siya nakitang umakyat. Nung paalis na kami, hindi ko lang babaan tayo, ganun. Nung nakita namin siya, nasaan na siya, nasa kalagitnaan na siya. Nung doon, sa pataas. Hindi pa rin ito pinansin ng mga magkakabarkada sa akalang isa ito sa mga nakatira sa burol. Kaya't naglakad na ang mga ito pababa. Nang mapalapit na sila sa babaeng nakapula, nakaramdam ang magkakaibigan ng kakaibang lamig sa kanilang paligid. Kinilabutan kaming lahat ng pasalubong na kami sa kanya. Madilim. Parang natatakot kami, hindi namin makita yung mukha niya. Kasi kulat-kulat yung buhok niya hanggang dito. Sinilang namin may pasya, pero alam namin may pasya, pero hindi siya lumalakad. Diretso talaga. Kasi nakatingin kami sa mukha niya, pataas siya. Diretso ang diretso talaga siya.
dahil yung lakad, nakita kayo ba kasi yung lakad niya? Parang nananakot siya, pero hindi naman, kasi pataas siya. Dahil hindi gumagalaw yung balikat niya, yung tuhod niya hindi gumagalaw. Pataas siya, diretso siya, tapos pati yung tingin niya, diretso. Natakot po ako niyon, tapos hindi ko nalang, bali binati ko pa yung lakad doon. Sabi ko, hato to sa lakad ah. Sabi ko, hindi malang napapago. Tapos pag naramdaman ko, tumingin sa akin. Bali, tumingin din ako sa kay Farah. Farah nakatingin. Pag linun ko, nakatingin din siya. Masama eh. Alam ko masama eh. Galit siya. Pero bali, hindi na lang ako kumibong. Ginawa ko, tuloy-tuloy na yung lakad ko. Nang makalampas sa kanila ng ilang hakbang ang babae, ay nilingon muli nila ito. Subalit, wala na agad ito sa kanilang likod. Wala na. Pero malayo pa yung lalakari ng babae. Hindi naman siya pwedeng gumigil doon dahil bangin na yun yung gilid doon. At doon nila naisip na maaring multo ang babaeng nakasalubong nila. Hindi mo na ako kami nasasalita pa baba. Dahil hintay muna namin makarating kami doon sa may mga ilaw ng maraming tao. Doon ako kami nagsigawan. Yung nakatay niya yun, ganun. Talagang takot na talaga kami. Inalam ng MGB ang posibleng kasaysayan ng Red Lady. At dito namin napagalaman sa paligid ng naturang subdivisyon na isang Bicolanang nagngangalang Salve Buendia na nagbabakasyon sa kanilang lugar ang sinusundan ng Red Lady. Kasi ang balita ko doon, nagbakasyon siya rito sa kamag-anak niya sa Manila. Dahil nga masama ang pakiramdam niya lagi sa Bicol. Ang balita ko pa nga sabi sa akin lagi daw siyang minumultahan ng best friend niya. Nagpapakita ito sa kanya, lagi nakapula. Sinadya ng MGB ang Sitio Estancia, Malinaw, Albay, kung saan nakatira si Salve, ang babaeng sinusundan ng Red Lady. Ayon kay Salve, hindi maaaring magkamali ang mga magkakaibigan sa kanilang nakitang Red Lady noong araw na yon, dahil naniniwala siyang sinusundan nga siya ng nagmumulta niyang kaibigan si Clarissa hanggang Laguna. Ayon kay Salve, noong nabubuhay pa ang kanyang kaibigan si Clarissa, palagi silang magkakasama kahit saan magpunta, hanggang sa nakahalata na siyang parang ayaw nang humiwalay ng kaibigan sa kanya. Isang gabi, nalaman na lamang niya, nagpakamatay ito, nalabis niyang pinagtaka, dahil wala naman itong nababanggit na problema sa kanila. At dito rin, nagsimulang magparamdam sa kanya at magpakita ang kaibigan na nakasuot ng pulang damit. Dumating din sa puntong halos pasiraan ng ulo si Salve dahil sa sunod-sunod na pananakot ng kaibigan na hindi naman niya alam kung anong gustong ipahiwatig. Hindi ako makatulog noon. Tapos bigla na lang, siyempre sa mga ang daming problema kung dumarating sa buhay ko, gusto kong nung parang nagdilim yung ano kong magpakamatay na rin yung kahit yung anak ko, isasama ko na rin. Dito niya naisipang pumunta ng Laguna. Ngunit sinundan pa rin siya ng Red Lady. Kasama ko yung si Francia. Nainit talaga ako noon kasi nilalagnat ako sa biyahe. Sabi ko, Fram, nainit yata ako Ay, malamig na malamig yung katawan ko. Sabi niya, hindi naman malamig Mainit na mainit ka. Pero yung dito ko sa kabila, katawan ko, nalis ko yung jacket ko kasi dito ko linagay lahat yung jacket ko kasi malamig yung kabila ng katawan ko. Tapos sabi ko, ganun kay Francia. Sabi ko, pasang, nakikita ko naman. Sabi ng kaibigan ko, yan ate, hindi naman yata. Nasa bus naman talaga tayo Sabi ko gano'n. Ano lang. Pero saan mo siya nakita sa bus? Sa ilaw? Oo, ilaw ng bus. Paano mo nakita? Katawa siya Nakikita ko yung mukha niya. Kaya't nang ikwento ng MGB ang nakita ng magkakabarkada na pulang babae sa lugar na malapit sa kanyang tinutuluyan, hindi na siya nagtaka. Sinadya rin ng grupo ng MGB ang tahanan na nagpakamatay at sinasabing Red Lady na si Clarissa sa Tabaco, Albay. Pero nakiusap ang pamilya na huwag na silang ipakita o ang litrato ng kanilang nasirang anak. Ayon kay Aling Isidra, wala silang nalalaman na mabigat na dahilan
para magpakamatay ang kanilang anak. Gusto ko siyang makita. Wala naman. Kahit na ano, sabi nga nung iba, ang ganun daw pagkamatay ay nagpaparamdam. Ito hindi. Gusto niya sigurong malahimik talaga, kaya ganun ang nangyari. Pero tuluyan na nga kayang nanahimik ang kaluluwa ni Clarissa, ang babaeng nakapula. Patuloy pa kaya siyang dadalaw sa mga taong malapit sa kanya? Sa aming pagbabalik, ang mga kababalaghang nagaganap sa La Mesa Dam, makalipas ang patalastas. Bayan dito sa Metro Manila, ang La Mesa Dam na lamang ang may ilang natitirang magubat na lugar. At isa dito ang public park na dahil hindi na nagagamit ay lumago ng lumago ang mga punong kahoy. At ngayon ay sinasabing pinamumugaran ng mga kapre, duwende, white lady, black lady at red lady. Pero bakit dito sila naglalagi? Ang dalagang si Gladys Nilo ay isang residente sa loob ng La Mesa Dam na nakaranas din ng red lady. Ayon kay Gladys, noong panahon yon ay pinoproblema niya kung paano sasabihin sa kanyang mga magulang ang kanyang maagang pagbubuntis. Dahil sa takot na siya'y pagalitan, nagdesisyon itong huwag na lamang sabihin sa mga magulang at pabayaan na lamang na mahalata ang kanyang tiyan. Ngunit isang gabi habang siya'y nanonood ng TV, kakaibang ihip ng hangin ang kanyang naramdaman na nanggaling sa bintana. Paglingon ko dun sa may bintana dyan, yung wala pa siyang kortina nun. Di ba baing nakapulay na kaganyan lang siya sa akin? Talagang dikit siya sa bintana. Kaya sabi ko hindi pwedeng mga malikmata ko nun, nakadikit sa bintana eh. Parang kamukha ko. Yung napula ang buhok niya, tapos pula din yung damit niya. Galing, kasi mahaba-mahaba pa na yung buhok ko eh. Sabi ko wala naman salamin dun eh, para makita ko yung mukha ko eh. Oo, yung parang, ano, yung parang nagtatagpo siya na ganyan yung tingin sa akin. Kaya't balikwas na umalis sa upuan at sinabi kaagad sa kanyang ina ang nakita. Tapos kinukwento ko kay mami, hindi siya niniwala eh. Nung sabihin kong buntis ako noon, naniwala na. Ay naman kay Aling Cecilia, ina ni Gladys, malaki ang nagawa ng pagpapakita ng pulang babae dahil napilitang magtapat si Gladys na siya ay buntis. Pinaniwalaan din niyang may nagpakita sa kanyang anak dahil nung siya'y nagbubuntis pa lamang sa kanyang pangatlong anak, ay nakakita rin siya ng hindi pangkaraniwang nilalang sa kanilang bahay. Sa pintuan, malaki. Tapos, ano siya, malaking magbalahibo. Ay, natatakot ako nung minumura ko. Sabi ko, lumayos ka dyan. Sabi ko, sino ka? Sumunod naman, mga 3 days lang, nakahiga naman ako sa kama. Nasa gilid ko, nakaupo. Ay, nagsisigaw na ako nun. Nag-iiyak na ako. Minumura ko pa rin. Tinatadyakan ko para umalis. Tapos, ang naramdaman ko na lang, sinampal ako ng asawa ko. Yun, sampal ang mga naramdaman ko. Pag ano tingin ko, wala na yun, asawa ko na nakikita ko. Pero hindi lamang ang mag-ina ang nakakakita ng kababalaghan. Si Cathy, ang panganay na anak ni Aling Cecilia, ay may alagang batang kambing na itinatabi niya sa kanyang pagtulog. Minsan ay iniwan niya ito isang gabi sa labas ng bahay. Subalit nagtaka na lamang siya na walang tigil sa pag-iyak ang kambing. Eh, di lumabas ako dito. Pagtingin ko, dyan sa mismo yung lamesa dyan, hindi nag-flashlight ako. Pagdating ko gano'n, may babae nakaputo, tapos nakadanoy. Tapos biglang humarap siya sa akin. Yung kambing na hinahanap namin, nakakandong sa kanya. Pagkakita ko, ang nasabi ko na lang, tol, gumano na lang ako kasi natakot talaga ako. Dahil wala namang uupo dyan na babae dahil talagang maraming natatakot dito sa, ano, dito sa baba. Pagkising nila kinaumagahan, natagpuan na lamang napatay na ang kambing. Maging ang pinsan at kapitbahay nilang si Jenny ay nakakita naman ng white lady. Ayon kay Jenny, hinihintay niyang umuwi ang kanyang nanay mula sa trabaho nang mapansin niya may isang babaeng nakaputi na naglalakad.
sa akalang ito ang hinihintay na ina, sinalubong niya ito at nang malapit na siya. Nagtaka na lang ako. Parang hindi ko natunari kasi nung malapit na ako, siguro mga dito. Yung distansya ko sa kanya. Ano, nakita ko yung paa niya, hindi ano, hindi yung so, nakaano sa lupa. Yung lumulutang, yung buhok niya mahaba, siguro mga ganito. Hindi lipad ng hangin. Nakatingin siya sa akin, pero wala nga, wala naman kasi siyang mata, so hindi ko naman masasabi nakipagtitigan ako, although yung ulo niya naka-point out talaga sa akin. Tapos mabilis siya eh, siguro nandito ako nung siya gumanan siya. Tumaan siyang palihis sa akin. Hindi kalayuan sa lugar ni na Aling Cecilia ay nakaranas din ang magkapatid na Beverly at Kimberly ng white lady na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Nang magsisigaw ang mga ito sa takot, nakatawag ng pansin ito sa ilang kasambahay. White lady daw, white lady po. Ayun naman yung medyo pagkano, siyempre may isip pa rin na baka medyo iba nga yung nangyayari. Iba pa yung naano nila, marami kasi nagpapakita nga dito. Tapos yun po, pagpunta ko nga, wala naman po akong nakita. Ayun, ang ginawa ko po, binato ko po. Tapos po, pagkabato ko, hindi pa rin naano, ginawa ko, pinaputukan ko na lang po. Tapos, ayun. Ang sabi nga, sila lang nakakita yung unti-unting maalis yung white lady. Naingkwentro rin kamakailan ni Lando, isa ring residente dito, ang white lady sa lugar na pinagkakitaan din ng mga bata. Ayon kay Lando, habang kumukuha ng dahon ng malunggay sa bakura ng kanyang biyanan, may napansin siyang isang babaeng nakaputi na naglalakad, hindi kalayuan sa kanya kinatatayuan. Naka-direction na siya, hindi ko naman parang makabaka sa buhok eh. Mabagal. Pagtingin ko, sinitigan ko pa siya. Pagtingin ko naman kasi, pag ano na tingin ko, tanong ko rito sa liwanag, bigla nawala. Ang patawid dito yan, siguro dito lang yan. Tapos bigla nawala. Ay, hindi naman umakyat yan sa taas eh. Kasi tagal ko pa, natanaw ko pa eh. Wala naman umakyat. Kasi inaw ko pa yung diyan ako. Tapos sinili pa nga yung diyan ako, walang tao makita. Ang ano, bigla nawala, sabi ko. Sabi ko, kung tao yun, nakita ko na sana, sabi ko. Sabi ko, kasi first time ko lang nakakita ng white lady, sabi ko kay nanay eh. Kasi dati hindi ako natatakot noon eh, sa dilim. Ngayon, parang may takot na ako sa gabi, sa dilim. Dati kasi lakas ang loob ko kahit gabi, pumupunta ako. Ngayon, parang takot na ako. At dito lamang, 17 ng Oktubre, isang itim na babae naman ang nagpakita sa residenteng si Vilma habang siya ay naghuhugas ng pinggan sa kanilang batalan. Itim lang siya. Nakaitim lang siya. Pero wala siyang mukha. Hindi ko makikita yung book niya. Basta nakaparang nakabelo siyang mahaba eh. All black talaga. Saan dyan? Iyan dyan. Pag tinititigan mo siya, para ito siyang... Ito puno lang na to? Oh, ito. Dito yung... Babanda pa siya dyan. Gumigit na pati bigla na lang. Tapos lalapit uli siya pag ano. Wala na. Lumalakad. Kinikilabot yung tuloy ako sa'yo. Ayon sa ilang matatagal nang nakatira dito, hindi na katakataka ang paglabas ng mga ligaw na kaluluwa at mahiwagang nilalang sa kanilang lugar dahil pinaniniwalaan nilang sa mga matatandang puno ito nakatira. Pinatan nyo na yun 47 years ago. Bawat mga gagamot na mapasyal dito talaga sinasabi may laman. Sabi niya, anong laman? Basta mayroong nakatao dyan. Yun ang sasabi nila. Sabi ko, anong tao? Basta... Sabi niya may nakatira dyan, pero mabait, kaya hindi ka tinatalo. At dito nga hindi inaasahan ni Rosel, isang residente din ng La Mesa Dam, na makakita ng mga tunay na duwende. May nagkataon na nung pababa ako, may napansin ako na ingay. Maingay siya, kaya siyempre gusto kong makita dahil kumbaga parang nagtataka ako. So, ba't gano'n? Ngayon ko lang nadinig yung ingay na gano'n dito. Kasi tahimik dito eh. Mga parang ginawalis na dahon, ganyan. Nag-aano siya ng mga dahon. Nahawi niya, gano'n. Nahawi niya yung mga dahon. Kaya nung, ano, nagpasya ako, sinilip ko. Maliwanag eh. Eh, nung sinilip ko, eh, nakita ko talaga maliwanag na maliliit na dalawa. May sombrero, pero liwanag siya. At doon niya nakita ang dalawang batang duwende na puti ang suot at may hawak na tungkod na animoy naghahawi ng dahon. Oh, mga ganito ang taas.
Yan lang ang taas. Gusto na talagang natitigan ng matagal eh. Kasi yung liwanag niya, pag makikita mo sa kanila, yung liwanag. Ang bala ko talaga, anuhin talaga. Yung, kasi mahilig ako magbasa ng mga fantasya ba sa mga comics. So, bala ko talaga, aanuhin ko talaga. Pukulihin ko talaga ng acto. Ngunit naantala ang kanyang panunood nang gulatin siya ng kanyang tiyahin at nang muli niyang silipin ay wala na ang mga duwende. Ang punong akasya na katabi ng bahay ni na Aling Rosie at isa sa mga sinasabing binabahayan ng iba't ibang maligno katulad ng kapre na minsan ay nagpakita sa kanya. Nagpapaala kami ng baboy noong ating gabing anong oras yan, alauna ng gabi. Ngayon sabi ko sa kapatid ko, sandali ka ako Mel at pakainin ko yung mga aso. Pumwesto ako dyan sa may ano, kaharap ako dito sa may akasya niyan. Biglang nakita ko na nakatayo na nanabako. Sabi ko, kay kapre, maitim yung mga tangkad. Nagbalahibo. Eh, nang tawagin mo kapatid ko, ganun makita eh, nawala na, lumakad na lang. Ikaw umalis na Mel, hindi ka papakitaan, ako lang pinakitaan. Ang misteryo ng San Telmo o St. Elmo's Fire o bolang apoy na pinaniniwala ang gawa ng mga engkanto ay naranasan naman ni Ginang Rose Gomez. Ano ang itsura ng bola? Bilog na dilaw na madilaw. Ano ka na? Parang gano'n. Ang ganyan kalaki. Pagtaas mo na ano yan, yung takbo-takbo ng gano'n, nawalang bigla. Anong tumatakbo? Pag gano'n. Palundag-lundag. Mula sa? Puno ng akasya. Hanggang? Patungo sa may ilang-ilang. San Telmo din ang nakita ni Ginang Cecilia Nilo na hinabol pa ang isang kwarta ng La Mesa Dam. Sumilong siya kasi umuulan noon. Sumilong siya doon sa may shade doon. May shade ng konti doon eh. Sige. Sumidlat. Natakot niya, tumakbo siya. Pero hindi niya, wala siya nakitang bolang apoy. Nung pagtakbo niya yun, nakatanaw kasi ko eh. Yun, nakita ko yung makabalbola. Bilog na bilog talaga oh. Talagang tumunod na gano'n sa likod niya. Tapos dito na banda kami nagsasalubong. Sinalubong ko siya ng payo. Pero nakakapote pa rin siya. Kung ano ang mga ito at kung saan ito nagmumula, ay tanging ang hiwagang bumabalot lamang sa La Mesa Dam ang nakakaalam. Patuloy namang kinatatakutan ng mga residente dito ang mga kababalaghang kanilang nararanasan. At katulayan, bihira na sa mga taga rito ang lumalabas pa ng kanilang mga tahanan sa gabi, lalo na walang kasama.